Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sergeant, magandang gabi tong Crosstalk. Samahan niyo po kami sa loob ng 30 minutos kasama si Kabrigada Attorney Juan Valiente. Ang issue nating tatalakayin ngayong gabi, mga Kabrigada, tungkol sa pagkakasangkot ni Senadora De Lima sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga. Ang tanong eh, ito ba eh prosecution or persecution? Ang unang tanong, sabi nila Brigada Belinda, ang rason daw kung bakit may kinakaharap na mga kaso ngayon, may koneksyon ang illegal na droga itong si Senadora De Lima dahil sa kanyang anti-Duterte stance. Ano yung masasabi tungkol rito? Attorney Khan, dalawa ang sagot ko, mga kabrigada. Ang una sa lahat, gusto ko pong banggitin na sinasabi ng Malacanang at sila po ay denied to death. Mm-hmm. Na wala po silang hand doon sa pagkakasangkot ni Senator De Lima sa kaniyang kasong kinakaharap ngayon. Sapagkat sinasabi po nila na ito po daw ay criminal in nature, hindi politically motivated. And in fact, ang sinasabi nila, Attorney Khan, is they are denying ano yung sinabi ng Human Rights Watch. Nang sinasabi ng Human Rights Watch, mga kabrigada, isang international grupo ng human rights, na ang sinasabi po nila, basahin ko lang mga kabrigada, ang act daw ng ating Malacanang ngayon or ating national government ni Pangulong Duterte ay isang political vindictiveness that debases the rule of law in the Philippines. Pero sabi po ni Secretary Aguirre ay hindi po yan totoo kasi ito po ay talagang hindi politically motivated. And second ko naman na sagot, Attorney Khan, is kung sa tingin natin, gagamitin natin ang lente sa isang impartial at objective po na onlooker, okay, ay hindi ito masasabing prosecution or persecution. Kasi po, sa tingin ko, ay ang pangalan niya ay palaging lumalabas po sa intelligence reports and even sa Senate at sa ating hearing sa Senate at sa lower house, ay lumalabas ang pangalan niya palagi. So, ibig sabihin, dahil lumalabas yon ang ating mga nasa DOJ ay nakikitang pwedeng meron nga siyang involvement, kaya na-implicate siya. Kaya kung ikaw ay taga-gobyerno, ay gusto mo talaga na i-imbestiga yun. Ako naman, Brigada Belinda, ang aking answer tungkol dyan, dapat we have to look back eh. Halimbawa, bago pa nagkaroon ng pahayag itong mga bilibid prison inmates laban kay De Lima, hindi ba meron na siyang mga prior na pagbatikos laban sa Duterte regime? Hindi ba masyadong maingay eh itong si De Lima? At talagang siguro nainis eh itong Pangulo natin at yung mga kaalyado ng ating Pangulo. Kaya biglang nagsulputan, all of a sudden, lo and behold, biglang na lang natin nakita na merong mga nag-testify laban kay De Lima doon sa kamara. At biro mo yung mga bigati ng mga inmates sa loob ng NBP ang siyang nag-testify laban sa Senadora. Ang aking tanong kasi, suspicious eh, na bigla na lang nagkaroon ng ganong mga testimonya. Well, in fact, may mga prior instances na talagang pwedeng ikasama ng lupe ng ating Pangulo. At of course, nandyan yung si Justice Secretary na-appointee nitong si Pangulong Duterte, ana siyang nasa likod ng mga pahayag na yon laban kay De Lima. Pwede yung ganun, Attorney Khan. Pwede rin, mga kabrigada, i-qualify ko lang na kung gamitin naman natin ang lente
na partial tayo in favor of the Lima and against the Duterte administration, na pwede talaga nating sabihin yung kanyang mga kaso na kinakasangkutan niya ngayon at kinakaharap ay dahil sa kanyang strong stance against the extrajudicial killing sa panahong o rehimeng Duterte. Pwedeng garon po. Pero gusto ko lang kasi siyang tingnan sa pangkalahatan na baka naman ay hindi talaga siya ginigipit. Baka naman talaga, bakit kasi lumalabas yung pangalan niya palagi, Attorney Khan, sa lahat ng mga hearings? Bakit siya lang? Saan ang ibang mga taong pwedeng masakot doon? Yun yung nakakapagtaka, Brigada Belinda. Kasi ako, kung sakaling totoo ha, itong mga alegasyon laban kay De Lima na siya kumita doon sa drug trade sa loob ng NBP, nakapagtataka na hanggang sa level lang niya wag mo sabihin na yung Justice Secretary lang ang nagkaroon ng pera at yung mga mas matataas pa sa kanyang posisyon, hindi na kinabang. Yun nga medyo suspicious . Kaya nga sa tingin ko, ang isang tanong rito, kung sakali lang na talagang hindi umatake at walang naging pagbatikos ito si De Lima doon sa extrajudicial killings, may connection sa war on drugs ng Pangulo, umabot kaya sa punto na merong nag-testify laban sa kanya na mga believed prison inmates? Yun yung tanong . Kasi talagang napaka-konektado yung dalawa. Kaya nga, Brigada Belinda, with all due respect, ha, of course, alam naman natin yung ating kampanya laban sa illegal na droga. Yes. Dapat walang sinasanto. Dapat kahit pa Justice Secretary siya nung panahon na yun. Pero ang akin rito, talagang hindi tayo makaiwas sa pagduda na baka nga may connection yung kanyang naging pagiging very critical at napaka-vocal laban dito sa Duterte regime. So, usaping mga kamatayan, may connection sa illegal na droga. Dagdag ko lang, Attorney Khan. Pwede rin, Attorney Khan, na tingnan natin siya sa ibang angulo. Okay. Sapagkat nakita naman natin na for 6 years, siya ay Secretary of Justice. Mm-hmm. So, ibig sabihin, napaka-influential po ng kanyang pwesto. Pwede po siyang gagawa ng mga activities or mga actions na makasama sa bansa, makabigay ng more power sa kanya. So, ibig sabihin, ang kanyang influence ay for the good or bad, para sa kamalian or sa kaayusan. So, pwede rin ganun na, siguro ganun ang pagdududa. Kasi nga, ang sinasabi nga ni Secretary ay huwag na siyang magmaang-maangan pa, alam na niya ang kanyang ginagawa. Alright. Ibig sabihin, Brigada Belinda, pwedeng sa isang banda, ganito ang ating pananaw, pwede rin iba rin ang ating pagtingin rito. Kaya nga nasa sa inyo na yan mga kabrigada, kung paano ninyo titignan itong mga pangyayaring ito. Pero para sa akin, talagang dapat magkaroon tayo ng pag-look back kung ano yung mga nangyari in the past. Kasi somehow may connection yan sa mga pangyayari bago pa man na i-file yung mga kaso na may connection sa violation itong anti-drugs law natin laban kay De Lima. At again, para yun maintindihan natin kung bakit magkaugnay itong mga bagay-bagay na ito at which would explain somehow kung bakit dumating sa punto na meron ng mga kaso laban kay De Lima at nagkaroon nga ng warrant of arrest laban sa kanya at naaresto nga siya at ngayon ay nasa PNP Custodial Center na siya. Samantala sa kabilang dako, sabi ni De Lima, ako ang unang political prisoner sa loob ng Administrasyong Duterte. Do you agree? Attorney Khan, gusto ko lang i-qualify. Alright. Una sa lahat, mga kabrigada, lahat po ng rehimen na tayo ay nadaanan natin ba? Yung ibig kong sabihin na lahat ng rehimen na dumaan na tayo ay naka-experience ay talagang tinatawag nilang vindictive. So, panahon ni GMA, sinasabing siya ay vindictive. Okay. Panahon ni Pinoy, sinasabing siya ay vindictive. Ni Cory Aquino. So, walang, parang nearly every regime na dumaan po tayo ay tinatawag nilang vindictive. So, pwede pong sabihin natin na sila ay vindictive. Kaya, talagang hinahabol nila si De Lima. Pero, if you will remember, Attorney Khan, sa panahon po na Secretary of Justice siya, hindi po ba marami din siyang pinapreso at binilanggo si GMA? Okay. Senators Juan Ponce Enrile, Bong Revilla, Jinggo Estrada. So, sa tingin ko, ng panahon na yon, siguro sa kanyang isip ay itong mga taong ito ay gumagawa ng labag sa batas, kaya pinilanggo niya or pinapipreso niya. So, sa tingin ko, at that time, hindi iniisip na itong mga taong ito ay political prisoner, kundi normal or regular criminals. Kasi po, Attorney Khan, ang sinasabi po sa isang Council of Europe, na tatlo po ang criteria sa isang tao na pwedeng mahulog as political prisoner. Okay. Banggitin ko lang po, mga kabrigada, ang una po, nabilanggo siya
dahil sa kanyang political beliefs. Mm-hmm. Okay, political, religious, or other beliefs. Alright. As well as non-violent exercise of freedom of thought, conscience, etc. Mm. Ang second, ang kanyang pagkabilanggo ay imposed solely for activities aimed at defending human rights mm-hmm. and fundamental freedoms. Mm-hmm. Ang pangatlo, ang kanyang pagkabilanggo has been imposed solely on the basis of gender, race, color, etc. So sa tingin ko, sa mga kriteriyang ito, ay papasok si Dilima. So pwede, no? Yes. O yung mga nabanggit po talagang, halimbawa, yung kanyang pag-iingay. Yes. Eh, siyempre, part yun ng kanyang freedom of expression. Mm-hmm. At yun eh, para somehow, medyo magkaroon ng check. Doon sa tingin niya, excesses ng Duterte regime mm-hmm. dito sa pagpapatupad o paglulunsad ng gera laban sa illegal na droga. That's right. That's kung pwedeng ganon. Kaya nga, mga kabrigada, nung mabasa ko po itong mga sa aking panaliksik ng ginawa ko, ay nakita ko na, oops, parang pasok yata si De Lima sa political prisoner na sinasabi niya. Kasi ang mga tao po, ang kanilang response doon sa sinasabi niyang political prisoner siya, she's being mocked. Mm. Di ba? Parang pinagtatawanan siya, na ginigipit siya lalo. Pero kung talagang tingnan niyo po ang definition ng mga international po na mga organizations protecting and defending human rights, ay makikita niyo pong pasok po si Dilima sa isa sa mga criteria po ng isang political prisoner. Hindi kaya rin, Brigada Belinda, dahil lang yan doon sa kanyang pagiging very critical dito sa mga nangyayari sa loob ng Duterte regime, particular itong war on drugs, baka stretching it ba? Mm-hmm. Baka yung panahon kung saan siya yung responsable doon sa paghuli at pagdakip dito sa dating Pangulo na si Gloria Macapagal-Arroyo na ngayon ay kaaliado na ni Duterte. That's right. Hindi kaya nagkaisa yung dalawa para resbakan na limbawa ito si De Lima. At along that line, baka pwede nga politika ito kasi bilang bawi doon sa kanyang ginawa kay Arroyo, ha, heto ka ngayon, kami na naman. De Lima, di ba? Pwedeng ganun eh. What do you say? Pwedeng ganun. Pwedeng hanggang mga kabrigada na pwede talagang vindictiveness the part of Duterte kasi nga nag-iingay si si Senator De Lima. At saka, yun ang sinasabi, mga kalaban, hindi ba sa politika, there are no permanent friends, only permanent motives, no? Yeah. Only permanent interest. So, ibig sabihin, dahil magkaliado na ngayon si GMA at si President Duterte, pwedeng meron na silang agreement of the minds about De Lima. Pero, mga kabrigada, kailangan din nating mag-aral, kailangan din nating aralin kung ano yung ibig sabihin ng political prisoner para hindi po tayo madala lang na, ay, oo nga, political prisoner na siya. Aralin mo na natin kung totoo ba. Kasi ang alam po natin, ako, sa pag-aaral ko at panaliksik ko, nakita ko na talagang intelihente si Senator De Lima. Alam niya paano ang gagawin niya para mapasok siya doon sa mga label na pwedeng yun ang gagamitin niya sa pag-advocate niya ngayong siya ay nasa preso. Of course, yung bansag na political prisoner, talagang deliberately ginamit yan ni De Lima para makaiwas siya sa mga negasyon laban sa kanya. That's right. Para medyo ma-neutralize yung pananaw ng taong bayan na siya ay nagkasala nga at kumita out of the drug trade sa loob ng NBP. Yan nga talagang napag-isipan yan at lumalabas na epektibong pamamaraan para medyo somehow mapari out niya kung ano yung mga allegation laban sa kanya. Mm-hmm. Magaling yung sinasabi ko, intelihente talaga ang babaeng ito. Alam talaga niya paano ipasok ang sarili niya sa isang kategory na pwedeng makakuha po siya ng punto sa mga alright. In relation to that, yung mga drug cases ni De Lima, ang tanong, yung ba ang purpose ba nun para to silence her, pati na yung mga nasa oposisyon, para medyo matakot sila at manginig ang kanilang tuhod. Mm-hmm. What do you say? Ako, hindi ako naniniwala nga ma-silence si De Lima. Alright. Mga kabrigada, ito ang tipo na babaeng napakatapang. I do not believe that she can be silenced. Mm-hmm. In fact, yung sinasabi nga niya, yung before siya hinuli, ano bang sabi niya, tuloy ang laban ni De Lima. Yeah. So hindi siya matatahimik at tatahimik. Oo. Pero, of course, yung epekto after the fact yun. Kung sakaling walang epekto sa kanya, yung attempt na i-silence siya. Pero yung motive behind ba? Doon sa pag-file ng mga drug cases laban kay De Lima, hindi kaya ang primordial motive nun para patahimikin siya. Alam mo, matakot siya. Siyempre, mananahimik na siya eventually. At yung iba pang mga nasa oposisyon, baka magdadalawang isip na rin na bumatikos laban sa Pangulo. What do you say?
Ako mga kabrigada, sa tingin ko po ang ating demokrasya ay talagang working or functioning because ang actors and players of our democracy are also working. Mm. Ngayon, ang ating opposition, sila po ang ating mga actors na katunggali ng ating leadership or ating administration. Kung wala na pong opposition, ay hindi na po tayo demokrasya. Sana po tayo pupunta doon. Mm. So, hindi po yun ang ating gusto. At alam naman natin, sinasabi ni Duterte na hindi siya pro-martial law, sinasabi rin niya hindi siya pro-authoritarianism. Mm. So, ibig sabihin, kung talagang i-silence niya sa pamamagitan po ng kanyang pagbilanggo kay Senator De Lima, mm, ay at magbigay po ito ng chilling effect sa ating mga opposition, ay wala nang demokrasya. Correct. At wag naman sana, yes, na ganun yung motibo. Mm-hmm. Kasi kung talagang ang motive naman eh, para papanagutin kung sino man yung nagkaroon ng violation, mm-hmm, aray sa ating anti-drugs law, eh wala tayong problema doon. Mm-hmm. Dapat habulin nga yung dapat habulin, yes, at dapat managot sa ilalim ng batas. Pero kung halimbawa, ang purpose nga eh may kaugnayan doon sa pag-silence kay De Lima, eh para kipa na tayo, mm-hmm, ay nasa demokrasya. Yes. Para kipa na tayo, halimbawa, pinangangalantakan natin na meron tayong freedom of expression under the Constitution. Eh kung sakaling, kung merong magsalita na mula sa oposisyon, katulad ni De Lima, mm-hmm, eh magagalit ang Pangulo. That's right. Hindi pwede. Alright. Samantala, ang isa pang tanong, bakit sa pag-file ng mga kaso na ito, drug cases, Brigada Belinda, eh bakit pinili ng gobyerno na i-file yung mga drug complaints doon sa DOJ or Department of Justice at hindi doon sa Office of the Ombudsman? Yan. Anong sagot mo dyan? Kasi po, sa tingin ko lang, Attorney Khan, hindi ako abogado, pero okay, sa tingin ko po, mga kabrigada, ito kasi ang sagot ng ating DOJ. Sabi po nila, ay si De Lima po ay lumabag po ng batas tungkol sa drugs. Yan. So, dapat po saklaw siya sa batas na anti-drugs at siya po ay dapat file ng kaso doon sa RTC. Mm. Sapagkat ayon sa batas, gagawa po ng mga special courts ng ating batas na ito, ang ating Supreme Court gagawa ng special courts para lilitisin yung kanyang mga kaso. Pero sinasabi naman po ng ating mga kampo ni De Lima, mm, at saka even Senator Franklin Dillon is really asserting na dapat siya sa ombudsman kasi meron ding batas, yeah, na saklaw si De Lima kasi nga siya ay isang executive at that time. Pero Attorney Khan, ang tanong ko lang, bakit ba kailangan mag-file sila doon sa RTC? Ang sagot ko po, mga kabrigada, dahil hindi po nag-i-imik or umi-imik ang ombudsman. Mm-hmm. Tahimik po sila. Alright. Dapat sila, kung gusto talaga nilang lilitisin during the investigation sa Senado, sa hearing sa Senado at sa House of Representatives, dapat nag-iingay din ang ombudsman. Pero tahimik din sila. Ako, with due respect, Brigada Belinda, para sa akin, hindi yung technical problem eh, mm-hmm, or yung tungkol sa technicalidad, mm-hmm, kung saan dapat i-file, kung kaninong jurisdiction ito. Mm-hmm. Kasi para sa akin, ang pinakasimple lang na sagot rito, mm-hmm, talagang pinili nila na before the DOJ i-file yung mga complaints. Bakit? Mm-hmm. Kasi nga, siyempre, obviously, ang Justice Secretary natin, si Vitaliano Aguirre, mm-hmm, appointee ni Pangulong Duterte. Mm-hmm. Huwag mong sabihin, that's kota, right, or ano ba, sunuran, mm-hmm, kay Pangulong Duterte. At sa kabilang dako, kung halimbawa sa ombudsman nila ipinahil, mm-hmm, yung mga reklamo laban kay De Lima, sino bang nandun? Yes. Si Ombudsman Conchita Carpio Morales. At sino nga ba itong taong ito, itong babaeng ito? Siya yung appointee ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Mm-hmm. At si Pangulong Noynoy Aquino, dating Pangulong Noynoy Aquino, at si De Lima, alam naman natin na magkaaliado sila. Right. Magkasama sila sa politika. At somehow, yung tatlong yan, De Lima, si Carpio Morales, at itong si dating Pangulong Noynoy, kung tutusin, may connection somehow. Mm-hmm. At siyempre, sa tingin siguro ni Justice Secretary Aguirre, kapag nandun sa ombudsman o doon sa ombudsman ipinail, eh baka mabulilyas at walang mangyari, baka tulugan na lang halimbawa ng ombudsman itong mga reklamong ito. At of course, sa kabilang dako, kung sa DOJ, sa kanyang opisina mismo eh, tuloy-tuloy talaga ang pag-elevate ito sa court, which was, at yun nga yung nangyari, mm-hmm, Brigada Belinda. I agree with you, Attorney Khan. Kaya nga sinasabi ko, mga kabrigada, hindi umi-imake ang ombudsman. Kasi tingnan nyo naman ang nangyari kay General Bato de la Rosa. Noong siya may ginawa, dahil siya ay na-treated po ni Senator Manny Pacquiao, hindi ba nag-ingay ang ombudsman, mm, na mayroon siyang possible violation ng batas nung tumanggap, yeah, siya ng gift. Alright. Pero nung si De Lima ay talagang merong Senate hearing at
hearing po sa House of Representatives, hindi po umiimik ang ating ombudsman. Kaya nga, with a more reason na talagang medyo nakakapagduda eh. Mm-hmm. Ana, siguro yun yung reason din kung bakit iniwasan talaga as sinadyang iwasan mm-hmm. yung Office of the Ombudsman. With your respect ha, mm-hmm. kasi independent naman talagang Office of the Ombudsman eh. Mm-hmm. Under the Constitution, pero theoretically ganun yun. Mm-hmm. Pero in reality, alam naman natin ang pangyayari. Kaya nga, Brigada Belinda, alam mo, ang isa pang dapat silipin dito, maging mapagmatsyag tayo, tingnan natin mabuti yung mga pangyayari. Alam mo, ang isang justification ng kampo ni Dilima, kung bakit sa palagay nila dapat sa Office of the Ombudsman ipinali yung mga kaso, kasi nga daw, sa mga alegasyon against kay Dilima, may connection yung illegal na droga na yan, sabi kasi doon, ginamit niya ang kanyang power or influence na nung siya ay Justice Secretary pa. Mm-hmm. Ibig sabihin, yun yung may connection sa kanyang trabaho. At kung may connection sa kanyang trabaho, yung kanyang pag-earn ng income out of the drug trade sa NBP, ibig sabihin, dapat pasok siya sa jurisdiction ng ombudsman. Mm-hmm. Kasi anything na connected sa pag-exercise niya noon ng kanyang power bilang Justice Secretary, at out of that, ekumita siya. Ibig sabihin, hindi dapat sa regular course. Although, violation yun ng anti-drugs law, well within the jurisdiction of the DOJ, eventually by the courts, like the RTC of Muntinlupa. Pero ang usapin doon, ang nasilip ng company Dilima, bakit sinasabi ninyo kung purely talaga violation ng anti-drugs law yan? Bakit paulit-ulit yung sinasabi na aking ginamit yung aking power during the time na ako'y Justice Secretary pa? Ibig sabihin maliwanag na kayo na mismo ang umamin na talagang may connection ito sa trabaho ko. At anything na graft and corrupt practice or act, pasok nga sa Office of the Ombudsman. Kaya dapat doon yung i-final, hindi doon sa DOJ. Ako, attorney, yan nga ang pinangalandakan at ina-assert ng Senator Franklin Drilon. Meron pa po siyang press release na talagang nandun po yan sa kanilang website sa Senate na sinasabi niya na dapat po talaga at meron pa siyang keynote na jurisprudence na dapat talaga sa ombudsman talaga at sa Sandigan Bayan yung kaso ni Senator Dilon. Pero matinding legal battle pa ito. Yes. Yung kanya-kanyang kampo. Of course, may punto de vista sila. Mm-hmm. May merito yung kanilang mga argumento. Pero at the end of the day, malalaman natin ano ang magiging tugon rito ng Korte Suprema. Yan, mga kabrigada. At one last talking point, Brigada Belinda. Ito bang si Dilima mabibigyan talaga ng real due process? Or hindi kaya medyo baka moro-moro lang ang pagbigay sa kanya later on nung tinatawag na entitlement niya sa due process of law? Dapat lang. Dapat lang siyang merong tinatawag na she will have her day in court. Mm-hmm. Otherwise, kasi po sinasabi po ito ng European Council na kung wala po siyang day in court o walang fair trial ang isang tao, ay talagang siya ay political prisoner. Yeah. Kung ayaw ng ating gobyerno na tawagin siyang political prisoner, they should give her day in court. Brigada Belinda, para sa akin, dapat mag-trust tayo sa ating criminal justice system. Halimbawa, kung talagang sa sa pananaw ng tao, medyo may kinikilingan itong Duterte regime, bias against sa Senadora Dilima, pero para sa akin, hiwala yung ehekutibo sa ating mga korte. That's so ibig sabihin, bigyan natin ng tsansa itong mga korteng ito. Hindi naman na pwedeng sabihin natin, hawakan sa leeg yung mga nasa korte, yung mga huwes na yan. Limbawa, sa RTC Muntinlupa, hinawakan sa leeg yan ng Pangulo. Unfair naman para That's sabihin right. yan. At para sa akin, yung presumption of regularity in the exercise ng functions ng judge o kung sino pa may iba pang mai-involve rito, limbawa, kung makaabot man ito sa Korte Suprema, Brigada Belinda, talagang yung regularity, yun yung premise or presumption under the law. So, ibig sabihin, let's give them the benefit of the doubt, yung mga nasa korte. At huwag natin ipahid kung ano yung ating kritisismo laban sa Pangulo doon sa mga nasa korte o nasa hudikatura. That's right. Tsaka pa, mga kabrigada, ang nasa isip ko naman is, nakita naman po natin na immediate po yung response ng kanyang mga abogado, hindi po ba? Yung nag-avail agad si Senator Dilima ng mga legal remedies. Ibig sabihin, gumagalaw. Gumagalaw yung ating criminal justice system. At saka isa pa, yung nakikita natin ngayon kung anong kine-question ng kanyang mga abogado, hindi po ba? Yung motions nila to quash or dismiss the charges, at saka yung kanilang motion na hold in abeyance daw yung warrant of arrest, para po ma-prove muna kung ang jurisdiction ay tama ba, Muntinlupa RTC or sa
sa Sandigan Bayan ba? Ibig sabihin, si Senator De Lima ay nag-avail ng remedies na kanyang pwedeng ma-avail sapagkat siya po ay may alam at siya po ay talagang senadora at abogada. At take note, tinatanggap naman ng korte so far. Yun nga lang, medyo doon sa unang motion nila na gusto nilang isang tabi yung mga kasong yon na na-file sa RTC Muntinlupa, hindi pinagbigyan at na-issue agad yung warrant. Of course, hindi yun siya. That would not describe, halimbawa, kung ano yung kabuuan ng hudikatura. Kung meron mang pagkakamali doon, yung RTC Muntinlupa, hindi ibig sabihin na talagang bias na talaga ang korte, ang buong hudikatura against kay De Lima. Ibig sabihin, may chance pa rin because after all, aabot pa rin ito sa Korte Suprema. At time and again, ang Supreme Court talaga napatunayan nito na independent naman Kahit palimbawa, si Chief Justice Maria Lourdes Sereno, di ba? Siya ay appointed ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Pero mga usapin dati na talagang expectedly siya ay papabor doon kay dating Pangulong Noynoy. Pero hindi niya ginawa. Ipinakita niya na talagang pwede siyang manindigan at ang kanilang, of course, consideration ay yung kung ano yung nasa ating konstitusyon, kung ano yung tinatawag na supremacy of the Constitution. At pwede iset aside kung sino yung nag-appoint. Pero alam mo, Bigana Belinda, talking about appointment, hindi mo rin maiwasan Alam mo, yung mga judges, appointees yan ng ating Pangulo. At alam mo rin, na kalimbawa, nakapagpasikat yung isang huwes, pwede pang mapromote. Kaya nga, maraming mga sumikat na judges noon at siyempre nakapabor o napaboran yung isang sitting president. Pag may mga bakante dyan sa higher courts, Di ba? Galing sa RTC, pwede ka umakyat sa Court of Appeals, pwede hanggang sa Supreme Court. Kung nakabigay ka ng pabor sa Pangulo, pwede ka makonsider Merong mga ganun biglang akyat sa Court of Appeals, biglang akyat sa Supreme Court. Dahil nga, may talagang usaping yung bang pagkakautang ng loob, Brigada Belinda. Meron talaga, kasi nasa kultura tayong Pinoy. Yeah. Kailangan na tayo rin ay mag-overcome po doon sa mga patronage na yan, political patronage na yan, upang iba naman ang ating pananaw sa ating politika. By way of closing, ang ating tanong uli, based doon sa mga napag-usapan natin, Brigada Belinda, yung mga drug cases ba ni De Lima ngayon, ito ba ay kaso ng prosecution or persecution? Na po bahala ang humusga. Sige. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa programang Crosstalk. Mga isyu na kailangang malaman ng publiko ating tatalakayin. Ito po ang inyong kabrigada, Belinda Salas Canlas. Mga isyu mapa sosyedad at individual dito lamang sa Brigada News TV. Ako si Brigada Attorney Kansadyang Mapagmahal SM Balyeke at ito ang Crosstalk.